So ilang oras na lamang po at Noche Buena na at kaugalian na o naging tradisyon na sa ating mga kababayan ang pagpunta rito sa lechon capital ng Pilipinas dito sa La Loma para mamili ng lechon. Sa ilang oras nga ho namin na pag-antabay dito ay nakita natin yung dahan-dahan na pagdami ng mga mamimili mula pa kaninang mag-aalas 3 o mag-aalas 2 ng hapon. At ngayon ay masabi natin na full blast na itong pagbebenta ng mga tindahan dito ng lechon. At maaga pa lang ay pumila na ang maraming mamimili ng lechon dito sa may La Loma. Alas 8 pa lang daw ng umaga ay mahaba na ang pila para sa ilang mga tindahan. Sa isang tindahan, umabot pa raw ng halos 100 ang nakapila para lamang makabili ng lechon. Ayon sa isa sa mga supervisor ng lechonan dito, ay unang linggo pa lang ng Disyembre ay marami na ang umuorder sa kanila ng lechon para ihanda sa Pasko. At sa puntong ito ay kasama po natin si Aling Mila, si Ginang Antonina Cesario, na may-ari po ng isa sa pinakamalaking lechon dito. Aling Mila, magandang hapon po. Magandang hapon naman. Opo, sa ngayon ho, eh, kumusta naman ho itong negosyo dito sa kabuuan ng La Loma? Mabuti naman. Siyempre, ang tao naman, pag wala lechon, hindi nagkakaigin ng handaan eh. Opo, parang kulang. Oo, kulang pag wala lechon. Oho. Yung may lechong baka rin kami. Uh-huh. Lechong baka, lechong baboy. Uh-huh. Oh. Nabalitaan ho namin na kumpara ho ngayon, kumpara noong nakarang taon, mas matumal ho noon dahil maraming nagbaka. Ngayon maganda naman dahil siyempre wala nang masyadong kalamidad. Uh-huh. At napuna rin namin, tuloy-tuloy ho yung pagdating ng mga kababayan natin para mamili, lalo ngayon na medyo malamig na yung panahon. Oh. At makulimlim na. Oh. Hapon na, ano po? Oh. So hanggang kailan ito? Tuloy-tuloy na hanggang bagong taon? Ay, tuloy-tuloy hanggang bagong taon. Talaga namang naghahanda talaga ang tao pagka ganitong may okasyon, lalo ganitong Pasko. Uh-huh. O talagang naghahanda sila. Sa average yung tindahan nyo ba'y nakakailang lechon sa isang araw? Maayos naman. Nakakarami siyempre. Ito ang talagang peak season. Uh-huh. Oh. At yung mga ginagamit kong panglechon na mga baboy, yun ho ba'y sarili nyong alaga o sourced out ho sa iba't ibang probinsya? Sa iba't-ibang probinsya, lalo na sa Tugigaraw, doon nang gagaling. At masarap talaga ang native. Uh-huh. Mga native ang niluluto namin lechon. Ano po ang pinakamabentang klase ng lechon? Mga native nga, yung mga maliliit. Maliliit. Uh-huh. Mas gusto nila yung hindi masyado matataba. Oo. At sa ngayon, ito yung mga nakapila talaga. Oh, yung ano yan, mga in-order na o pipikapin na lang? Yung iba'y in-order na, yung iba'y tinitinda pa rin namin. Uh-huh. Oh. Eh pag ho hindi nabenta, anong ginagawa nyo? Paksiw? Ay, paksiw. Uh-huh. Marami namimili rin dito ng paksiwin. Opo, opo. Kay, ano pong paalala nyo naman sa mga mahilig nga sa lechon? Siyempre, alam naman natin. Huwag naman kumain ng marami. Pwede rin naman kumain. Kaya lang, tama lang. Uh-huh. Hinay-hinay. Uh-huh. Kayo ho ba kumakain pang lechon? Kumakain din. Konti-konti lang. O, konti-konti. Makatikim lang. Ano? O, makatikim lang. Maraming salamat o, Aling Mila. At salamat o sa pagkakataon. Si Aling Mila, Ginang Antonia Cesario, may-ari po ng isa sa mga pinakamalaking lechonan dito. Medyo mainit ho dito sa pwesto namin kasi dito talaga yung lechonan. No? Kasama ho natin dito si Aling Lani. Isa ho kayo sa mga bumibili. Kayo ho ba'y nakapila pa ngayon? Opo. Mm-hmm. Gano'n ka, pang ilan ho kayo? Marami po, hindi ko po alam. Sobrang dami, no? Opo. Taon-taon, no? Lechon ang naghahanda kayo ng lechon? Opo. Opo, bakit po? Bakit nyo nakasanayon? Kasi po, taon-taon po nakasana namin yung lechon kasi yung lechon nila sa Minas masarap po at saka crunchy po. At saka parang hindi kompleto kung wala lechon. Opo, parang hindi po. Eh paano naman ho nyo binibilinan yung mga nakakatanda sa inyo na relax lang, hinay-hinay lang pagkain? Opo, hinay-hinay lang. Hindi po masyadong mataba yung lechon nila. Yung kinukuha nyo? Opo. Uh-huh. So, tuwing Pasko, paano pag bagong taon? Ganun din?
Opo, ganun din po. Opo, opo. At siguro, anong paalala nyo din sa mga kababayan natin mahilig sa lechon? Hinahinay lang po. Hinahinay lang, parang BOH, ano? Opo. Maraming salamat po. Si Aling Lani, isa po sa mga nakapila dito para bumili ng lechon, ano? At yun nga po ang paalala ng Department of Health, maghinay-hinay sa pagkain ng pagkain ngayong panahon ng Kapaskuhan, dahil ang payo po nila ay kailangan pa rin na balanse, hindi lang puro karne, kailangan maging balanse yung pagkain upang kahit paano may epekto rin daw yung mga nagkakahalo-halong pagkain sa ating katawan. Mamaya po ay susubukan nating makapanayam yung ilan sa mga taga DOH kaugnay po ng issue na yan. At tingnan natin ano kung paano talaga yung operation dito ng isa sa mga lechonan. Makikita po natin na tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy itong paglilechon, ano? At katunayan may mga tindahan dito na daan-daan ng mga nakapila para lamang makabili ng lechon. Meron nung buo-buo kung bumili, meron namang kilo-kilo, at depende o sa klase na gusto nila. Kung gusto nila ay maliliit o medyo malalaki, eh kumpleto ho dito sa La Loma. Dito ho nyo talaga mahanap yung mga pinakamasasarap na lechon.